Mga idol, may bago na naman tayong balita. AFP humihingi ng karagdagang pondo para makabili ng maraming barko. Yan ang pag-uusapan natin para bagayan. Kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito Sobihana noong Webes, April 21, sinabi nila na sila ay umapila sa Kongreso na dagdagan ng kanilang pondo upang makapag-upgrade ng militar sa gitna ng patuloy na pagsalakay ng China sa West Philippine Sea. Sa isang online press briefing, sinabi ni AFP Chief General Cirilito Sobihana na kailangan ng militar ng Pilipinas ang mas maraming assets upang maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas laban sa pag-atake ng mga dayuhang makapangyarihang bansa, higit sa lahat ang China. Ayon pa sa kanya ay nananawagan nga raw po sila sa mga mambabatas ng Kongreso at Senado na dagdagan ng kanilang pondo para sa modernization program upang makabili ng mas maraming barko. Dagdag pa niya na ang rigid procurement system ng gobyerno ay nagpapahirap lamang sa proseso ng pag-upgrade. Matagal na nga pong hinihimok ng AFP ang mga mambabatas na lumikha ng magkakahiwalay na sistema ng pagkuha para sa mga pangangailangan sa depensa para sa mas mabilis na pagpapatupad ng modernization program ng AFP. Dagdag pa nga po ni General Sobihana na ang mga bagay na ito ay inaasahan nilang masuri o mabigyan ng pansin upang mas mabisa nilang gampanan ng kanilang tungkulin na masiguro ang kaligtasan ng mga tao at mapagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Ang matagal na pagkakaroon ng mga barkong Chino sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay nagudyok sa gobyerno ng Pilipinas na magsampa ng mga diplomatikong protesta at dagdagan ng kanilang maritime patrol. Mahigit sa 200 militia vessels ng China ang namataan sa Hulyan Philippe Rift na nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas noong unang bahagi ng Marso. Hindi nga pinapansin ng China ang mga protesta at naglabas pa ng pahayag na sinasabing pagmamay-ari nila ang Hulyan Philippe Rift at ang mga tubig sa paligid nito, na isang direktang paghamak sa mga dayuhang Pilipino at mga defense officials. Ang pagpipilit ng China na pag-aari raw nila ang exclusive economic zone ng Pilipinas ay nagudyok sa militar ng Pilipinas na italaga ang karamihan sa kanilang mga pangunahing naval assets sa lalawigan ng Palawan na malapit sa lugar kung saan sumasalakay ang mga Chino. Kahit na malapit nang magretiro ang ilan sa mga barkong ito, ay pinadala pa rin nila bilang isang tanda ng mga limitasyon sa pandagat ng Pilipinas. Ayon pa kay General Sobihana na ang bawat barko na magpapatrolya sa West Philippine Sea ay aabutin ng 2 hanggang 3 buwan bago nito malibot ang buong area. Ito nga raw po ay halos kasing laki na ng Pilipinas pero nasa Eastern Seaboard. Ayon pa sa kanya, nakasalukuyan nga raw pong binubuo ng Philippine Navy ang mga kakayahan nito upang pangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas at exclusive economic zone nito. Ang Philippine Navy ay matagal nang nag-aantay para sa mga pondo upang makakuha ng mga offshore patrol vessels, landing docks, corvettes at iba pang mga naval assets. Ang Pilipinas ay patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakamahinang armed forces sa rehiyon sa kabila ng patuloy na pagsisikap na mag-upgrade sa mga nagdaang taon at ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ng suporta sa modernization program. Sa isang assessment na isinagawa ng Department of National Defense noong 2020, sinabi nito na ang programa sa pag-upgrade ay malamang na hindi matugunan ang deadline nito na makompleto ang ikalawang stage o tinatawag na Horizon 2. Ang Horizon 2 ay naka-schedule na makompleto simula 2018 hanggang 2022, ang taon kung saan bababa na sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito nga po ay dinisenyo upang ma-achieve ang minimum credible defense capability ng Armed Forces of the Philippines gamit ng mga patrol vessels, corvettes, multi-role fighter jets, land-based missile systems, at iba pang assets. Ngunit dahil sa COVID-19 pandemic na nagsimula sa China, ay nag-udyok sa gobyerno ng Pilipinas na ilipat ang mga pondo na nakalaan sa modernization program at ilipat sa pandemic response.
Mga idol, sana nga ay mabigyan ng pondo ang AFP upang makabili ng maraming barko at mga armas na kailangan na kailangan sa West Philippine Sea. Sa iba pang balita, mga idol, ang National Task Force on West Philippine Sea ay sinabi na ang detachment ay patuloy na dinedevelop upang palakasin ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa sa National Task Force on West Philippine Sea sa Pag-asa Island, ang Department of Transportation ay nag-construct ng 1.1 billion pesos na sheltered port at beaching ramp, habang ang Philippine Air Force naman ay tinitignan ang rehabilitation ng airstrip. Ang mga hakbang nga raw pong ito ay mag-i-improve sa transportation ng mga pagkain, tao at mga serbisyo sa loob at labas ng Pag-asa Island, at mabuboost ang investment sa fisheries at seasonal tourism. Dagdag pa nila na ang telecommunications company ay maglalagay din ng facilities upang mag-provide ng cellular services at dagdag na data connection sa mga residente ng Pag-asa Island. Ang pag-enhance sa communication services, ang Department of Information and Communications Technology ay dinedevelop ang facility upang mag-provide ng free Wi-Fi internet coverage sa buong isla. Ayon pa sa kanila na upang ma-promote ang safety navigation, ang Philippine Coast Guard ay nag-construct ng 5 lighthouses sa iba't ibang isla ng Pag-asa, Patag Island, Panata Island, Parola Island at Likas Island. Ang Philippine Navy ay nag-provide ng desalination at solar-powered lighting sa mga facilities upang suportahan ang mga law enforcers na naka-station sa mga detachments. Sinabi ng task force para sa medium-term developments na ang gobyerno ay nag-undertake ng 8.8 billion pesos na development program. Kasama na nga po dito ang Palawan Council for Sustainable Development para sa environmental protection, security, safety at sustainable development sa Kalayaan Islands. Mga idol, kumikilos na nga po at nagtutulungan ang buong Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, Department of Transportation at Philippine National Police upang protektahan ang mga tao at bantayan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ang kulang na nga lang po ay karagdagang air assets at naval assets na magpapatrolya sa buong exclusive economic zone ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!